Question number one. Kino-compare mo ba yung ex mo sa current jowa mo? Do you do that? Yung nakukumpara mo yung jowa mo sa ex mo? King, nangyayari sa iyo? Hindi po talaga. Ever, hindi mo nagawa? Opo. Pero na lang po kung ano po, kung siya po mismo magtatanong. Pero kung sa akin po manggagaling na ako yung mag-open, hindi po talaga. I think that's not a good way na ma-compare yung ex sa current. Christian. Para sa akin, ang isang pinakamasakit na gawin ng partner ko sa akin is ma-compare sa ex niya. So, kaya dahil doon, hindi ko rin siya ginagawa. So, wag niyo lang gawin. Kung anong ayaw niyong gawin sa inyo, wag niyong gagawin para sa iba din. Bakit masakit yung ma-compare sa ex? Sa tingin ko masakit siya kasi parang lalo kung yung bagay na ginawa mo is hindi naman intentional. And then, iko-compare ka sa ex mo. Masakit lang talaga. Yung tama niya sa puso, malalim. Lalo na mahirap siguro, i-explain, pero masakit. Pagkakamali ang, ano, no? Okay. Si Rave. Rave. Anong sagot mo, Rave? Para po sa akin, hindi naman po porket kinompare ka is for, it's for you na masasaktan ka. Kumbaga may mga times naman po kasing kino-compare ka sa isang good na para. Hindi, ikaw, do you do that? Hindi po. Kasi may kanya-kanya po tayong personality each person po. Tapos, nasa sa atin na po paano i-appreciate po yun, yung isang magandang katangian po ng isang tao or isang babae. Okay. Shane, ano masasabi mo sa mga sagot nila? Shane? Ano po? Nag-CR ka ba, Shane? Isip niya! Eh, nag-iisip lang po, ano, pare-pares po sila ng sagot na hindi po nila ginagawa. So, ang pipiliin ko po is number two. Bakit? Kasi po, sinabi niya po doon na parang para hindi siya makasakit. Mayroon naman sa akin. Oo. Ayaw niya din ng ginagawa sa kanya yun, kaya hindi niya rin gagawin. Oo. Okay, congratulations, Christian. Meron ka na agad! Oo, the green flag. Aprobado pa sa iyo yun, Vanessa? Yes po. Kasi minsan nakukumpare naman talaga ng kunyari, pag tinatanong, di ba? Kunyari, may jowa kang pangalan si Maria. Kamusta si Maria? Okay ba si Maria? Ganyan. Mabait siya? Oo, mabait. Mas mabait dun sa sinundan niya? Secret lang, ha? Di ba, dahil sa kwentuhan, minsan nakukumpara. Pero kung yung sasabihin mo rin sa babae, yung ikukumpara mo, yung sasabihin mo dun sa girlfriend mo mismo, parang iba, hindi okay. It's rude. Yeah. O minsan naman, di ba, yung kunyari, nag-aaway kayo. Pag nag-aaway kayo, pag mag-isa ka na lang, pag nag-iisip ka, di ba? Minsan, nagagawa mo yun para malaman mo kung tama bang siya yung pinili ko? Tama ba na magstay pa ako dito o manghihinayang ba ako kasi mas okay yung nakaraan? Yung ganun, kaya nako-compare mo. So, pero congrats kay Christian, meron na siyang isang green flag. Next question mo, Shane. Question number two. Kung hihingin ng current karelasyon ang opinion mo tungkol sa ex mo, iwa-warn mo ba siya? Pakiulit. Kung hihingin ng current karelasyon ng opinion mo tungkol sa ex mo, iwa-warn mo ba siya? Pakiulit for the last time. Unahin natin si Rave. Kunyari, yung ex mo, may jowa na, may boyfriend na. Tapos yung boyfriend mo, hihingin yung opinion mo tungkol dun sa ex mo na jowa niya ngayon. Ang tanong niya ay, iwa-warn mo ba siya? Kunyari, alam mo na yung ex mo na jowa niya ngayon, kunyari, toxic yun, red flag. Warningan mo ba? Sabi mo kasi boyfriend niya. Sabi mo kasi boyfriend. Kaya kinuha ka. Iwa-warn mo ba siya? Kunyari, hiningan ka ng opinion, ha? Iwa-warn mo ba siya? Siyempre po, hindi. Kasi iba naman yung pinagsamahan nila kaysa sa akin, eh. Kumbaga, we don't have the right to judge talaga. Masaktan man ako, pero hindi naman ibig sabihin na sasaktan niya rin yung pangalawa. May changes naman po tayo, bawat tao. So, ayun. Hindi po. Mali pala yung ginawa mo, Shane. Si Vanessa. Si Vanessa yung chumika.
yung kumunik sa ex. Hindi kayo naiisip ko, feeling ko ano, yung mas kaya ng ano, ng babae. Kasi di ba mas friendly yung mga girls? Yung mas kaya nilang pag-usapan. Yung katok ba? Kasi yung mga boys, di ba minsan ayaw nilang, ewan ko, may kinalaman ba yung gender doon o wala? Hindi ako sure. Si King. Usog ka lang ng konti, Ogie. Sorry. Nakalala ko ako eh. Nakalala ko, tinatanong mo. Sorry na ba? Kaya ito si King ha. Kaya ito si King. Ito talaga si Ogie. Hindi ko. Kita mo naman si King eh. Parang hindi nakasali si King. Sorry. Chismoso ka din, Ogie. Talaga yung lumilipat siya nung pwede. So, interesante kasi. Okay. Tinatanong ka. Una sa lahat po kasi tapos na po yung story, yung journey namin together. So, labas na po ko sa kung anong meron po sila. So, as much as possible, as a mature man, ayoko na pong mangialam kung anong meron sa kanila. Para, kumbaga kasi pag nagsalita pa po ako, dalawa po yun eh. Pwedeng mapaganda, pwedeng mapabuti. Pero, so, pag tinanong ka niya, anong sasabihin mo pag hiningan ka niya ng opinion? Wala po ako sa position para po magsalita sa partner. Oh. Mali talaga yung ginawa ni Vanessa. So, ano po? Ayaan ko na lang po sila na mas makilala po nila yung isa't isa and makita po nila kung ano po yung mabuti at hindi ganun kabuti sa partner niya po. Christian? Ako po kasi, lahat po ng mga naging ex ko, long term, and natapos din po kami na maayos and we're all in good terms and friends ko po silang lahat. And sa dahil po doon, hindi... I am not in the position para i-define kung ano man yung nagginawa nila sa akin para mag-break kami. Siguro iba yung magiging experience mo versus sa naging experience ko. And naniniwala po ako sa compatibility. So maybe hindi kami compatible ng ex ko kaya hindi kami nag-work. Maybe compatible kayo. And naniniwala din ako na lahat ng dumadaan na tao sa atin na karelasyon ay may iniiwang lesson kung bakit sila dumaan sa atin. Yun lamang po. Ang mature, ayaw niya manira. Kaya iiwan mo sa kanila yun. Parang wala kang keps. Mind your own business silang lahat. Ganda na mga sagot nila. Diba? Oo.